Magandang araw po sa ating lahat mga ka-ideas at ngayon ay mayroon akong gagawin at yung mga sira-sira kong o mga scrap kumbaga at saka washing machine ay gagawin kong filter ng aking face pan at saka yung rip naman ay gagawin kong kumbaga tataniman ko ng lito, so gagawin kong kumbaga aquaponic yung gagawin natin. Yan, kung makikita niyo dito, ito yung fish pan ko. Walang isda pa. At dito naman, ito yung sirang washing machine ko. Sira na to. At ito ay gagawin kong filter. Yan. Ito naman, yung ref. Yan, mga sira na talaga to eh. Mga scrap na. So, gagawin natin dito ay dito natin nilalagay yung lito. So, kumbaga, doon galing yung tubig. So, aquaponic yung gagawin natin. Dito galing yung tubig sa fish pan at papunta rito para maging filter at dito siya lalabas at katapos babalik doon sa fish pan. So, meron ako mga litos dito. Ito yung mga litos ko. Medyo nakakalbo na kasi mabilis yung kumbaga processing. Kakalbo na. Hindi na tumutubo. Kasi kinakain ka agad eh. Yan. So, crafty method lang to. So, ngayon ay gagawin ko ay aquaponic method na naman. Ito yung mga PVC pipe natin na gagamitin. Yan. Ganito ko ginagawa yung baso doon sa aquaponic ko. Ito lang ginagamit ko pang kuwan eh. Sauce cup. So, yan. Mas maliit siya. Isa doon sa hydroponic na cup. Yung styrofoam cup. Mas maliit siya kasi maliit lang kasi yung kuwan niya. Dapat yung tubig hanggang dito lang. So, ganito yung ginagawa ko. Pinabutasan ko siya gamit itong soldering gun. Yan. So, ayan na siya. Ayan. May butas na. So, ito na lahat. Ayan, may mga butas na yan. Tapos, lalagay natin doon. Ayan, ito na siya. At dito natin ilalagay. Ah, ganyan. Ayan, ito. Cups. Ayan. So, lalagyan yan ng litos muna yan. Pagkatapos nito. Ayan. Ayan. Dalawa na lang ang kulang. Yan, to give you an idea, so from here, ito yung fish pan ko. Yan, yan yung fish pan natin. Yan, yung tubig dito siya tumadaan. Tapos yan, may mga PVC pipe yan. At dito sa ilalim, dito yung tubig. Yan. So, lalagyan pa yan ng mga filter. At dito naman siya lumalabas. Yan. Yan, kung makikita mo yan, dyan siya lumalabas. Dito siya lumalabas. Galing doon sa filter. At yung labas naman niya, doon na sa fish pan natin. Ayun na. Mahina pa yung tubig.
So wala pang isda yan kasi lilinisan ko pa yan eh. Ayan mga ka-ideas. So natapos din yung ating ginagawang pagtataniman ng ating litos using yung mga sirang ref at saka sirang washing machine. So nakakagawa tayo ng 27 holes o 27 cups na ilalagay natin. Ayan. So marami-rami na rin kung tatanim natin ang litos dito, marami-rami na rin. Yan mga ka-ideas, natapos din natin ang ating ginagawang taniman ng ating litos using aquaponic method. So ayan, ito na siya. Ayan na siya. Ayan. So i-update ko na lang kayo pag nataniman ko na ito ng aking litos. Ayan. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat. Ay ko, ang lakas ng hangin.